solar. So, another one. Curious lang ako, ano? Anong laman nito? Anong klaseng controller? At saka, anong klaseng battery? So, bubuksan natin, ano? 2,000 years later. So yan mga kaibigan, solid acid pala yung battery niya, no? So 12 volts, 100 amp hour. So based dito sa casing, pwede pala natin palitan ng battery. Okay, so ito naman yung sa inverter niya, ito yung toroidal. Okay, ito yung mga parts niya. Sa controller naman ito. So yan. So PWM lang siya na controller, no? Nasa 30 amps. So kung gusto nyo, pwede nyo yung palitan ng MPPT. So siguraduhin nyo lang na ma-fit siya dito, no? So hahanap ko ng paraan ma-fit yung controller dito. So ang gagawin mo, yung board lang din yung ilalagay natin dito. Okay? So yan. So LED indicator, ito yung para sa solar panel. Ito naman yung sa, okay, where's the pang battery? So iniisa lang pala, no? Kasi PWM eh, yung positive, isang kuan lang yan. So yan. So ito yung para sa battery, positive, negative. So walang positive na nagakonnect dito. So pinupull na nila dito banda, no? So ito yung breaker niya. So same as off-grid setup, pero ginawang all-in-one na lang siya, no? Nandito na lahat. So yan, para hindi na off-grid. So yan na po mga kaibigan, ito lang pala ang laman ng kuna, no? Ng all-in-one generator. Anyway, may isang klase pa nito, which is LiPo 4 na na battery yung nakalagay. So ito naman gel type. Okay, so yan, ulitin ko, ito yung controller niya. Okay, ito naman yung sa inverter, control board niya. Okay, ito yung transformer. So dito naman yung LCD. So yun lang mga ka-solar. I hope satisfied na rin kayo kasi nakikita nyo yung laman, ano? So yan. So anyway, ulitin ko, pwede natin palitan ng controller at battery. So nasa part na natin yan kung i-DIY natin, ano? Pero remember, kung bibili ka nito tapos pinalitan mo, void na po yung warranty. So be aware lang din po tayo, no? So kung gusto nyo mag-DIY, take the risk. Hindi yung namali tayo dun sa pagkuhan, no? Isisihin natin yung supplier. So yun lang po. Paing kapatid. God bless.